tutugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si Aloysius Gonzaga, isang estudyante na Hiswita na mula sa pamilyang Maharlika ay kanya pong iniwan upang siya'y magiging seminarista at maglingkod sa mga may sakit at gumawa ng kamanggaba sa mga mahirap. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor ng itim na nasa ng Quiapo. Ang mga intensyon naman na kaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa lahat ng mga seminarista at mga nag-aaral sa buhay reliyoso. Mga kapatid, ang pagbibigay limos at ang pag-ayuno ay siyang ating pagtugon sa kalooban ng Diyos na may kabutihang loob. Ngunit sa mga sanday ng buhay natin ay atin pong nakaligtaan ano ang esensyal o mahalaga sa buhay panampalataya. Kaya dahil dito tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at ang pagpakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan naman namin siya sa pagpakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis.
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito, upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati maangkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga,
Kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka sa iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagentihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya nakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ang atin pong santo ngayon na si San Luis Gonzaga o Aloysius Gonzaga ay nagpapahayag ng kabutihang loob. Ang kabutihang loob ay isa sa mga makikita natin na siyang magpapahayag ng kabanalan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Kaya, sa simula pa, ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihang loob, nilikha niya ang tao na kanyang kawangis upang ang tao din ay maging mabuti, upang ang tao din ay magpahayag ng kabutihang loob sa kanyang kapwa at sa lahat ng mga nilikha. Kaya, itong kawang gawa o pagbibigay o ang paglilimos, ang pag-aayuno at ang panalangin ay tatlong napakahalagang bahagi ng ating pagsabuhay ng kabutihan bilang pagbabago sapagkat bumagsak ang tao sa kasalanan. Sumuway si Adan at si Eva. Maraming sumuway at napalayo sa Diyos na mga tao. Kaya bilang pagbabalik sa Kanya, tayo ay gumawa
ng kabutihan o kabutihang loob. Kaya, sinasabi sa unang pagbasa, sa pangalang sulat ni San Pablo sa Taga-Corinto, Kapitulo 9, Versos 6 at 11, na ibig ng Diyos ay kusang magkakaloob tayo ng ating alay, ng ating paglilimos, ng ating pagbibigay o pagbahagi sa mga nangangailangan. At ito ang ating pagpapahayag na tayo ay may takot at pagmamahal sa Diyos. Kaya sa ating Salmo 111, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. At ang Diyos na may magandang loob ay nagpapahayag ng gaano kadakila at kalaki ang kanyang kagandahang loob na siya ay bumigkas at ang kanyang binigkas na salita ay nagkatawang tao. Salamat sa mahal na Birhen na siyang naging bukas upang maging bahagi natin ng ating buhay. Siya ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Na mula pa ay pinahayag na ng ating patrones San Juan Bautista na siyang kordero ng Diyos. At dito sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 6, Versiko 1 hanggang 18, tinuturuan tayo na una, tayo ay maglilimos. Pangalawa, na tayo'y manalangin. Pangatlo, na tayo'y mag-aayuno. Kung atin pong tingnan, ang lahat ng ito ay nagpaalala sa atin ng kakaiba na pag-ugnay muli sa Diyos. Dahil ang pag-aayuno ay nagpaalala sa atin sa ating pagnanais, paghahanap, at ang ating pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos. At ang ating paglilimos ay siyang ating pasasalamat sa Diyos sa lahat ng ating mga natanggap na handa tayong magbibigay o magbahagi nito sa kapwa nating nangangailangan. At ang ating panalangin ay ang ating pakipag-usap o pakipag-ugnayan sa Diyos ng malaliman na isang pakipag-usap sa iniibig at minamahal nating Diyos upang ipahayag muli na tayo rin ay bahagi ng nagbalik loob ng tao matapos na ang unang mga magulang at unang mga taong namumuhay dito sa mundo ay bumagsak dahil sa tukso ng demonyo. Dahil sa tukso ng demonyo, ang tao ay nag-iiba ang pag-isip. Sinasabi sa mundo, kunin mo ito, kunin yan, kunin lahat. Kaya mayroon tayong pagmimina. Mayroon tayong pagsira sa kalikasan. Mayroon tayong gusto lang kukunin lahat sa, para lang sa atin. At ginagamit natin lahat-lahat ng paraan. Maaring sa politika, maaring sa pananampalataya, maaring sa ating pagkatanyag dahil maganda ang ating talento o mahusay tayo sa mga bagay na yan. Ang mundo ay nagsabi, kunin mo, kunin yan, kunin lahat. Kaya mayroon tayong mga korupsyon. At ang laman. Ang laman ay walang ibang hinihiling ang pagkaroon ng pagtugon sa mga masamang hilig. At ang demonyo, walang ibang ginagawa
ang pagtukso ng tao at ang paghimok na siya ang sambahin sa pamamagitan ng ating pagtingin lang sa ating sarili o makasarili ng mga pangilangan at nakalimutan natin ang iba. Kaya kinakailangan natin na kung tayo'y gagawa ng mabuti gaya ng paglilimos, atin pong alamin na ang paglilimos ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Mateo ay sa salitang koinokona Grigo na ilimosini, na ibig sabihin pagbibigay ng ayon sa pag-ibig upang sa iyong awa at habag ikaw ay nagbahagi na narapat ibahagi dahil mayroong kang sapat na biyaya mula sa Diyos. Kung sino yung may maraming biyaya o kayamanan ay siyang magbigay ng marami. Kapag ka hindi ito ibinibigay sa mga nangangailangan, ninakaw niya ang lahat mula sa Diyos na para sana sa mga mahirap. Kaya tinatawag ang paglilimos sa salitang Hebreo, tzedakah. Tzedakah ay hindi lang paglilimos. Ito'y nangangahulugan ng pagbibigay katarungan o hustisya. Kaya ang paglilimos ay siyang pagbabalik ng tao sa ugnayan sa Diyos na siyang pinagmulan ng katarungan. Samantalang ang pag-aayuno o sa Hebreo ay tinatawag na tzom, kuminsan tinatawag rin na tzaanet. Ito yung hindi pagkain, ang akala natin hindi lang pagkain sa kakainin. Ang tama na pag-aayuno ay siyang pagbigay ng hustisya o katarungan sa mga mahirap. At ang hindi natin pagkain at nanalikom natin na kakunti ay ating ibibigay sa mga nangangailangan. Kaya tinatawag ito sa Grigo ng nistio. Nistio ay ating pagkontrol sa ating sarili sa mga bagay-bagay na material upang tayo ay makapagbahagi ng material na bagay sa ating kapwa. Ang lahat po nito, gaya ng ating panalangin, ay gagawin natin sa lihim o sekreto sapagkat ang kultura sa mundo ay maingay. At dahil ang kultura natin ay maingay, nakalimutan natin ang katahimikan ng ating mga puso. Na sa kaibuturan ng ating puso, dapat kausapin natin ang Diyos ng tahimik. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita ng tahimik sa atin, paano tayo magmahal? Paano tayo makipagkapwa-tao? Paano tayo magkano magandang relasyon sa isa't isa? Paano natin buklurin ang sambayanan na may katarungan at may kapayapaan sa pangalan ng Diyos? Sapagkat sa tinig na hindi marinig ng ating mga itainga ay ang tinig ng Diyos sa ating mga puso. Sapagkat sa katahimikan na nagbigay ng komunikasyon ang Diyos, tayo ay Kanyang tinatawag, umibig ka. Sapagkat ako na may kabutihang loob ay nagmamahal sa iyo. Magmahal tayo sa Diyos ng tahimik na handang magbigay at makibahagi, handang mag-aayuno upang mayroon tayong ibahagi sa kapwa at higit sa lahat, makipag-usap sa Diyos ng salitang nagmumula sa puso dahil puspos ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan sa San Dagligan.
atin pong itutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan naway, isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga reliyoso, naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod pang mamamayan at komunidad, naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di pangkaraniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pangitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hiniling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo patido pang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanginoon ay marapat ni kayo aming pasalamatan. Ngayon kinagalak naming may mga banal na tao, nagtalaga ng salisa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay yung anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at ang admong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nilingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng manghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu, gawin ng banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid na minahimlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa na Malabirhin Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Luis Gonzaga, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagawili ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo nito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kami paan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay naanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinaikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis Gonzaga. Sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong
pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayo narito sa loob at sa labas ng lambanan ng Itim na Sinunang Quiapo, kayo may naugnay ispitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paranaway, ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng langsamang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang kabutihang loob ng Diyos ay atin pong tugunan ng tahimik na pakibahagi o paglilimos ng ating panalangin na mula sa puso at ng ating pag-aayuno na siyang pagbibigay katarungan sa pangalan ng Diyos. Ngayon na po ang pagbabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niagbasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanang nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ng pangako nun sa binyag na ikaw, ikaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaykang taglayang kapahan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,